was sanctified, an holy thing, and have done despite unto the Spirit of grace. Sabay-sabay dalawang verse, there we go. For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Let's pray, Lord. Masalamat sa iyong masalita. We pray sa patuloy namin. Makita namin again ang kahalagahan ng pag-attend sa church, Panginoon. Very basic, very simple. And yet, very central, Panginoon, sa aming paglago at hindi paglago. So I pray, maintindihan naman namin to Lord. Bigyan namin ng halaga sa paraan na dapat naman talagang bigyan ng halaga. Patawarin niyo po bawat isa, Panginoon, kahit ako noon. So I understand, Panginoon, yung mga dahilan kung bakit liliban sa church, kung ano man yung mga dahilan, hindi po yan bago. Yan po ay nalalaman ng bawat isa. But pagtagumpayan pa namin itong klase ng basic temptation, hindi pag-attend, Panginoon, dahil again, nakatuloy na nakita namin kanina, at malayo pa ngayong hapon, Panginoon, ito ay something na pinag-utos nyo, ito ay gusto nyo, dito kami lalago, dito ang place of instruction, dito kami gisig ng refuge, Panginoon, so I pray na unawaan namin ito, Lord, again, kami pagpalain nyo, bigyan karunungan ngayong hapon. In Jesus' name we pray, Amen! Amen. Good afternoon! So, pasensya, medyo tayo ginabi, no? So, pero bilisan ko na lang. Tayo natin na less than 1 hour. Kasi, nag-ano kami, no? Salamat nga ulit sa nagtulong doon. Hindi madali, eh. Sana tumagal ng mga 25 years, natag- hindi siguro, no? Masaya na tayo, mga 5 years na naman, no? Pero yung isang print niya, hindi tumatagal ng ano, ganun. But anyway, that is yung frame niya, madali ng palitan. Eh, yun kung hindi pa tayo alis dito. Sana, sabi natin na lang. Okay, so again, title po natin. Sino yung makapagsabi? The Assembling of Ourselves. Sa Tagalog, yung title muna, no? Sabihin ng assembling, nagpatitipon-tipon. Hindi pa tapos yun, no? The Assembling of Ourselves Together. Yun ang title, ha? Kompleto. So, obviously, ang tinutukoy niya sa New Testament, ito, ganitong klase na service. Ito yung weekly preaching service natin, o worship service tawag na iba. Pareho lang yan. Hindi misa po, ha. Ah. Yung sabi yung misa kanina. Katoliko kasi tayo dati. No? Pero, parang ganun din. Pero misa kasi, ano yan, sa Catholic talagang big deal sa kanila. Kasi yung mass. Kasi yung isa yun sa mga seven sacraments. Tama ba? Hindi nyo alam. Yun yun. Isa yun. Diba di? Yan, yun daw pinakamahalaga kasi ganyan. Alam mo yung mga turo nila eh. Tama naman sana kung tama yung tinuturo. Kaso, hindi, no? So, ano gusto ko sabihin doon? So, importante yung nag-itipon tayo kasi nabagay natin kanina. Umpisa ko na lang, no? Para sa mga wala kanina. Two part na lang natin to. Medyo mahaba rin. So, ano yung natake natin kanina umaga po? So, una, may uulitin dito eh. So yung point natin kanina, may mga binanggit tayong mga inspiration natin, no? Mga exact example. So pag ikaw hindi ka nag-church, yung madalas niya ganyan, yung nanay hindi nag-church, yung anak lang. O sige na, Diyos ka na doon, parang kahapon daw, may pinipilit. Pero kung ikaw yung nanay, tatay talaga gusto mo doon, kung talagang di may mintis yung anak mo, ikaw una dapat doon. Diba? Okay na rin yung inaalaw mo yung anak mo, pero pag ikaw yung talagang nandun, supportado mo, hindi lang support, talagang pamilya yun, talagang mag-church talaga, kahit anong mangyari. Hindi liliban yung anak mo, hindi siya mag-iisip, di ba? Hindi na kailangan mag-isip kasi alam niya, bilang magulang niya, alam niya yung mga, alam mo yung mga kabuti pa sa kanya. So yun ang idea lang, again, na scenario, ako nung ako'y hindi ko na kamtan yun, no? Katulad nung iba sa inyo dito, pwede mo rin paglaban, amen? Dapat. Pero kung sakali, ang again, ideal scenario is yung buong pamilya nasa church. So kaya nakita naman natin, yun nga, nakakapag-inspire yung example ng mga tao. So binigay lang natin example ni Moses, yung pagsunod niya sa Panginoon, hindi siya natakot. And then, ano nangyari doon? Yun, nakita nila yung kaligtasan ng Diyos. So, obviously, sa Red Sea.
So kung di siya naging example, walang susunod. Ganun din si Gideon bilang leader, siya yung nag-set ng example, ang inspiration sa tao. Si Jonathan, ganun din, siya yung matapang, kasama yung kanyang armor bearer. So nagkaroon sila ng panalo doon nung araw na yun, kasi may nagpakita ng magandang example, katapangan. And then, ganun din naman si David. Pinatay niya, of course, yung giant. Alam niyo na yun. So, bandang huli, ginanahan yung mga Israel. Kasi sa example ni David, nakaya pala natin yun eh. Natindi pala tayo eh, pagkasama natin ng Diyos. So, yun yung nangyari doon. And then, si Paul ay, of course, yung sila ay lulubog na yung bangka nila, bangko nila. Nagtiwala sila sa Diyos, kumain sila. Sila ay natuwa, okay? So, example lang sa church, kanina umaga. Minsan may mga time na ayaw mag-church dahil kung anong dahilan yan. Walang bago dyan. No? Lahat ng pwede mong idahilan ay dinahilan na rin namin. Walang bago dyan. Ano may labada, pag-aaral, trabaho, puyat, may sakit, bisita, may... Medyo enumerate lagi yan dito. So, pero again, iba-iba tayo ng katayuan. Lagi ko sinasabi, pagbata ka, sumunod ka sa magulang mo, sa ganyang bagay. No? Okay. Pag-pray mo din, diskartihan mo, bigyan mo sila ng pasayahin mo para bigyan ka din ng pabor sa ganyang bagay. Pagbibigyan at pagbibigyan ka niya, di pwedeng ano. Mga, ikaw yung tagalaba, maglaba ka ng maaga. Palagay mo, di ka payaga nun. Ah, dahil naglaba ka na, iba yung utos ko sa'yo. Sobra naman yun, di ba? Kaya nga, didiskarte lang din, ha? And then, ang pinakahuling example natin kaninang maga, of course, ang Panginoong Jesus, kung saan lahat ng pwedeng gawin sa kanyang, or gawin niyang example para sa atin, ginawa niya na. And then, siya yung nagpatuloy sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Diyos. So, ganun din tayo dapat. So, again, i-relate mo yun sa pagpunta sa church. Hindi mahirap. Ibig sabihin, mag may ehemplo, lahat tayo ay tinitingnan ng ibang tao. So, ganun tayo. Huwag tayo lalo. Maraming magdadahil lang. Sabihin mo, tapat ka talaga. Tapos, isang beses lang. Basta isang beses lang naman ang absent eh. Kakakam na lang ako isang... Pero mga balitaan na ibang tao yun. O bakit nga ba siya ma-absent? Kasi ano eh, may magandang pelikula daw, talagang ano yun, Wolverine. Kumita daw ng malaki, maganda daw, puro mura po doon. Basta si Ryan Reynolds, bastos yun eh. Wala kang panoorin yun. O, tinignan ko na lang sa review, yun nga, tuwan-tuwa yung mga talagang fanatic, yung mga iba, fanatic eh. Basta gusto makakita yung nagsaksakan. Oh, tuwan-tuwa, ang ganda yan, oh. Walang mamamatay dyan kasi si Wolverine gumagaling, si ano, ganun din. Yun na yun. Pero yung kwento, walang kakwenta-kwenta. Eh, mabalitaan, ay, ganun pala si, ganun natin, si pastor pala inanood ng Wolverine. Okay, mga pastor, ganun, pag-abisan, ano ni Pacquiao, ganun. O church, wala muna tayo after ng service eh, kasi may laban si Pacquiao eh. Ay, niwala ba kayo? Maniwala kasi hindi, totoo yun. Nangyayari yun. So, ganun yun. Kaya dapat tayo maging maayos na example, hindi yung kabaligtaran. Dahil nakaka-apekto tayo sa ibang tao. So, yun yung, ano doon. Again, yung point dito is, tayo ay nakaka-influence. So, gamitin natin influence natin sa maayos na pagdating sa church. And then, yung another point natin kanina umaga is, mayroon tayo dito mga example si Jesus mismo, mga apostol ay hindi nila pag pinagpapaliban yung church. Even sa panahon nila, synagogue, so yun ang ng panahon nila ay ginagamit ng Diyos. So, hindi sila lumiliban doon. So, lalo tayong mga Kristiyano dapat. And then, mayroon tayong binigay ng mga kadahilanan na sinabi rin naman dito. Ano yung dahilan? Bakit naman ako hindi absent? Kasi una, pinag-inutos ng Diyos yan.
So, dito kayo kanina umaga, binasa natin yung time na si Moses and of course yung Israel ay pinangako na ng Diyos, sinabi na ng Diyos sa kanila na isang araw mag-settle na kayo doon sa Promised Land. So, anong gagawin nyo? Mapakasarap lang kayo? Hindi. Inutusan sila na sila ay magse-set up doon ang Diyos ang mamimili ng lugar and then doon sila pupunta. Yun. So, hahanapin nila ang Panginoon at sila ay pupunta doon sa place daw. So, alam na natin ngayon sa panahon natin, yun yung Jerusalem. Ma-establish yung Israel doon. So, yun nga, pinatanggal sila doon. Pero still, ang point is, may kautusan ng Diyos na pumunta sa gawain ng Diyos. Yun ay pinag-utos ng Diyos. That's number one, kanina maga. And then, pangalawa, bakit tayo punta sa church? Kasi doon pinupronounce yung blessing. Sabi doon kasi, blessed are they that dwell in thy house. Okay? So, wala, like sabi ka rin umaga, wala akong alam na lugar kung saan mas mapapabuti kapag ganitong panahon. Okay, meron pa ba kayo naisip? Yung trabaho. Ay, basta, pagkita ako, di yung trabaho ko. May trabaho ka naman ng Monday to Friday, hanggang Saturday yung gusto mo. Kung kailangan talaga. Diba? Hindi mo kayang consecrate yung isang araw sa Diyos. Nahirap ba yung mga unbeliever nga? Kunwari, meron din silang worship eh. Ikaw, anak pa ng Diyos. So, hindi yun na pinag-utos ng Diyos yun and then, doon pinupronounce yung blessings. So, kaya kayo mo sa blessing pag ganun. Spiritual especially. Huwag nating gawing yung iba kasi, napapansin ko lang eh, sa matagal ka na sa church, ganun yung mga pansin mo sa mga tao eh. Pag pinagpapala ng Diyos minsan, yan pera, kung nga, di ba, pera na. Ang attitude minsan niya, ang hirap. Sabi nga, pastor, mas mahirap. Kasi lagi mo iniisip, paano masasabihin niya, eh, pinagpapala na nga eh. Kasi yun lang alam nilang pagpapala, kanina umaga, inisisay natin yun, ang pinakamalagang pagpapala, yung sabi dito, hanapin mo ang Diyos at doon ka pumunta sa Deuteronomy and then yung sa Psalms 84, yun niya, blessed are they that dwell in thy house. So, pa ikaw eh, hindi mo nakatirang dito ka nakutulog, obviously. Sabi, parang doon ka nakatira, di ba? Alam mo yung term na laman ng church. So, may ganun kaya sabi, lamang church to eh. Pag may church, bukas ang church, laging andun yung taong may mga ganun. Kasi nga, ginusto niya na yun. At wala na siya ibang gustong puntahan. Wala na mas mahalaga pa sa kanya. Ganun tayo dapat lahat. Again, di OA ha. Hindi in a way na OA ka na na hyper-spiritual din rin, ganun. Obviously, marami tayo kanyang consider sa buhay natin. Pero, isa talaga yan na okay, kung mag-aaral ka, mag-atrabaho ka, may lugar dyan, may time. Okay, minibilis ako kasi marina umaga eh. And then, so nabanggit din natin na mas maganda sa church pag may problema ka rin. Yung problema ako, pastor eh, lalo ka dapat sa church. Kasi may problema, eh, alam nyo ba, alam nyo iba na minsan madalas dyan nangyayari pag may problema. Nag-decide sila na mali sa buhay nila. Doon time na may problema sila na matindi. O di kung very crucial pala yung oras na yun sa buhay mo, tapos wala ka pa sa church, anong counsel makukuha mo niya sa palagay mo? Makikinig ka kay Oprah o kay ano? May nagsasabi siya sabi. Kalimutan ko na ito. Hindi na kasi nakikinig dun. Hindi na ako nakikinig ko sa FX. Si Papa Jack. Papa Jack. Ako po yung ganyan. Papayuhan ka na, aasarin ka muna. Obviously kasi show yun eh. Hindi mo alam kung totoong mga tumawag talaga yung mga yun. Parang nagpapatawa lang eh. O tumawag ka kunwari dito, aasarin kita. Kasi kung totoo yun, pag pinapahinga mo talagang kalokohan eh. Sinesel mo nun pa, imagine nyo yun. Nang aasar lang, pero kung nasusubo ka, sa malagay mo, ano yung the best place at the best na dapat mong gawin? Kanino ka maghanap ng katuwiran, ng guidance? Kay Papa Jack ba? Kailangan si Papa Jack. Hindi niya kailangan kilalanin yun. Si Balahura at si Balasubas. Ganun yung mga sa radyo eh.
lalo ka sa church, no? Kung di mo gustong i-share kay Pastor Yan, walang problema. Makinig ka na salita ng Diyos. Amen. Dahil solid yung mga counsel na binibigay na salita ng Diyos. Alam niyo ba yun? So, and then, una, dapat tayo sa church dahil inuto siya ng Diyos. Pangalawa, dyan yung pinupunta siyang blessing. Pangatlo, magandang place yan. Kumbaga, para sa ka makarecover. A place of refuge in times of trouble. And then, comfort in old age. Okay, pag matanda ka na, alam mo na ang buhay. Sana naman. Sana naman, pag tumanda tayo, kunwari si Aling, si Lola Juliana. So, dahil din kasi may Lola Juliana, di ba? Wala na pala yun, si Nana Juliana. So, pero, yun ang nagdala sa church nila, yung mga anak niya. Yun ang po yun. Kaya, hindi ko masyado nakikita ko lang minsan yun. Nalala ko tuloy. So maganda, ano, kung Lola Juliana ka na, saan mo gusto? Saka ka magkakarnal? Ganun ba yan? Saka ka magti-tiktok? Para ka namang ewan. May gawa-gawa nun. Ang mga tanga. Dadahil lang. Eh, kasi nung bata ako, hindi ako nakang... Hindi mo kailangan ma-experience yung mga katangahan ng mga tao ngayon. So, ang point natin kanina umaga, the best sa church. Diyan ka mako-comfort. Marami tayong example niya, yung mga nagtapat sa Diyos. So, solid yun. Tsaka talagang bilong ka na nun. Kaya again, sinasabi nga, mas maganda, bata ka pa lang. Lamang church ka na at talaga naglilingkod sa Diyos. And then yung hinuli natin, which is yung big point dyan is, sa Micah 4:2, basahin ko natin para sa mga wala kanina. Introduction lang po tayo, ha. Hirap hanapin ang Micah, eh, no? So, may prophecy dito na isang araw. Kasi dati, hindi naman lahat ng tao sumasamba sa Diyos. Pero nakikita na lang ni Micah yun, ang prophet. At sinabi na rin ito sa Joel, di ba, sa Isaiah, and of course, atin sa Revelation. Yung New Jerusalem, yung Mountain of God, yung tawag yung Zion dyan, is talagang malalaman ng mga tao, doon ang gagaling instruction ng Diyos, at sila yung pupunta doon. Oh. So bakit tayo dapat pumunta sa church? Sa panahon ngayon, anong place yung may papalit mo sa church? Pastor, mayroong ano, TED Talks. Ito, kahit ano namang idea doon, pwede. Pag-agree lang sila, ano, wala. Yung ditong katulad natin na buo tayo as a church, pamilya tayo dito, nagdadamayan tayo, hindi tayo nagsasalita lang, parang may masabi lang. Ganon ginagawa naman ngayon eh. Ginagawa nilang platform yun, alam ba yun? So magkakaroon sila ng, ano, anong business mo? Nagtuturo siya ng ganyan. Mag-prepresent siya doon, and then, ilalagay niya sa YouTube yun. Alam nyo ba, nagsalita ako sa TED Talk, so di parang, ano, ginagamit lang yun. Sa church, matagal na may church, wala pang ganun. Ang ginagawa natin ito, kailangan natin ito lahat, ako, kailangan ito, lahat mga bata. Hanggang tumanda tayo, wala na tayo dito, kailangan pa rin ito. Sila, gagaya-gaya lang doon. Hindi naman gaya to. So, paano tayo kuha na instruct yung pastor? Mayroon mga teacher ngayon, mga college na nga eh. Ano nangyayari sa college? Tingnan nga. Kung sinong ano nila ngayon, ngayon, dami mga bakla doon. Dati mga komunista lang umapasok sa ano eh. Mga ganun, mga paternity. Ngayon, mga bakla na. Hinagamit na sila. Hindi ko sila makapalag kasi mahina nga yung institution nila eh. Umapanig lang yung sinong current na malaking mag-ano sa kanila, mag-donate. Alam nyo ba yan? So, dito. Minsan ganun din pag mali, mahina yung pastor. Pag hindi independent yan, daling ano yun ng mga bakla. Kailan lang, binabasa ko yung pati Baptist na halos kalahati daw ng Baptist member daw nung Quezon Baptist Alliance. Eh, nagbabasa-basa lang ako, hindi ko nga narinig dati yun. Obviously, hindi tayo member doon. Quezon may ecumenical, talks daw sila Catholic dati, ngayon wala na kasi nag-away-away. Alam mo, hindi nga tayo dati kakaroon. Anyway, nasabi ko lang yun, sa nang place of instruction. Wala akong makikita ang iba sa Bible, kundi sa church. Wala nang iba. Hindi ka na magagawa pa ng anong Bible college, ano ba. Maganda sana, nakakatulong sana eh. Kaso again, hindi biblical eh. So ngayon, na-abuse. Prone to abuse yun. Hindi ka nagwa-watch. Okay? So, review pa lang tayo pa rin. Naka 20 minutes na ako.
And then, ito na lang, bilisan ko na lang kasi nabanggit natin ito kanina. So, may mga example ng Panginoong Jesus at mga apostol. Again, puto ano lang naman ito, binasa natin kung saan sila ay nag-submit po sila nung panahon ni Jesus. Talagang umaten siya ng synagogue. So, not big deal. Again, ang gusto ko lang point dito siguro yung mag-watch tayo sa mga Judaizer. Ano naman? No? So, kasi yan lang ang line of reasoning nila. Okay, tama, si Jesus pumunta ng synagogue. Ibig sabihin, Hudyo siya. Oo nga, Hudyo nga siya. Pero, Kristiyano rin siya. Tsaka siya yung pinakorek. At tumiwalay na tayo sa Hudyo. Yan ang di nila sabihin sa'yo. Pero gusto nilang i-drive si Jesus ay Hudyo. Para itaas nila yung sarili nila. Which is stupid. Kasi nga, para sa mga iba, makukuha nila yun. Mahanga sila doon. Pero tayo, alam kasi natin na ang kung paano ang Panginoon ay later, sila ay nirebuke mga Hudyo at wala na silang part sa Panginoon ngayon, actually. Pwede silang maligtas individually, pero wala na silang pagmamalaking nation nila. Wala na. Inalita na yun. Then, ganun din po yung mga apostol. So, hindi ko na ano to, pero ganun din. Sinabi lang dito, even on time na sila ay may mga churches na rin, yung iba, para ma-win yung mga Hudyo, maatay sila ng mga yun, nag-preach sila doon. So, yun ang gusto ko sabihin. So, may example tayo sa New Testament. Sabihin, napakahalaga ng assembly. Amen? Amen? Ngayong hapon naman, may another malalakas pa tayong points dito. No? So, una, medyo negative. So, kinukumpara, balik tayo sa ating pinaka-text, which is Hebrews 10:25. Pansinin niyo yung wording dito. Actually, kaya tinignan natin yung bandang huli naman. Kasi kung naalala niyo itong chapter na to, isa sa mga problem chapter nila to. Alam niyo ba yung sabihin naman? Ibig sabihin, ginagamit ito, abuse ng mga kulto. At ito pong Hebrews 10, yung Hebrews 6, tandaan niyo lang, Hebrews 6, reprobate yun. Hebrews 10, hindi. Ganun yun. Kasi pag ginamit nila yung Hebrews 10, na kita mo nga, maligtas niya, tapos oh, wala nang ano, you know, but a certain fearful looking judgment finding dito. Isa mo, kita mo na, kausap kaming ganyan. Eh. Sabi, you know, impyerno daw yan, anak daw ng Diyos, ako punta sa impyerno. Kasi daw hindi sumunod. Hindi ganun yun, ang isabihin lang nito. Kasi ang galit ng Diyos, talaga namang figuratively, inaano yan ang nag-aapoy eh. Di ba kahit ikaw, galit na galit ka sa anak mo, papaluin ko to, talagang nag-aapoy yung aking pamalo. Ibig sabihin ba nun, tatakwil mo yung anak mo? So, ginagamitan lang ng language na medyo figurative. Hindi ibig sabihin impyerno kasi may fire eh. Impyerno yun kasi fire, impyerno, di ba? Hindi lagi. Tignan mo yung context. Nakikinig ba? So, papasok kasi yung dati sa kanina. Ang tinignan natin, more on pretext tayo kanina. So, paano sila nakaabot? Bakit nabanggit yung pag-attend sa church? At importante yung bakit? Eh, yung pinag-usapan kanina, yung doktrina about Jesus, kanyang pagiging priest. Diba? Kasi nga, nabanggit ko kanina umaga, hindi mo makapractice yung faith. Mahirap, sobrang hirap halos. Halos hindi talaga kung wala ka sa church. Yun yun eh. Sa totoo lang. So may mga practice ka, pray ka, mukhang mabuti. Okay, sana yun eh. Kristiyano ka na, kung totoong ligtas ka, mukhang mabuti. Pero, the best na place kung paano saan ipapractice yung faith is sa saan? Sa church. Agree ba kayo doon? Kaya again ha, pag nag-soul winning tayo, yun agad yung huwag kayong mahihiya. Kasi sinasabi natin, hindi totoo naman, hindi tayo nag-soul winning para mapunta sila sa church. Una, maligtas. Pero after that, naligtas na nga, ano ba yung best para sa kanila na yung place? Para sa kanila at environment? Sa church yun. Huwag kang mahihiya. Sabi mo, sa church, oh, salamat, ligtas ka na. E di, anong gagawin mo ngayon sa buhay Kristiyano mo? Yan. Yun ang totoo. So kasi yung sabi dito, mag-assemble tayo dapat. Ngayon, tingnan nyo itong bandang gitna, no? Sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together. So ibig sabihin pala, ang tingin ng Diyos at ang language na ginagamit niya pag hindi ka nag-church, nasabi niya, para mong iniiwanan yung ating pag-assemble. Ba't ganun? Ba't hindi na sabihin, hindi kayo nag assemble, yun lang. Hindi, ginagamitan niya strong language. Kasi nga, kaninang umaga, napagkita natin yung iniiwanan, di ba? Ano natin kanina, introduction natin eh.
Ikaw, ayaw mong iiwanan ka. Pag may usapan kayo, punta tayo, ayaw mong injenin ka, di ba? Eh, lalo na pag kinasal kayo, tapos, I love you before, but now no more. Nakakapikon yun, di lang nakakapikon. Talagang iba yan, iba gagawin sa inyo. Iba, di na maniwala sa Diyos, di na maniwala sa love, di na maniwala sa forever. Kasi ikaw, di forever. Dinamoy pa lahat ng ano, no? So, ang dami kasi iniwanan siya. Hindi tayo natutuwa doon, pero reality yun. At masakit yun. At maraming konsekwensyon na hindi magandang. Eh, paano pag iniwanan mo yung mga kapatid? Eh, kapatid lang naman yun. Mababaw kasi yung tingin mo pa sa ngayon. So, sana hindi pagkatapos nito. Amen? Amen. Kaya next natin pong point dito, hinahalin tulad ng Diyos yung hindi mo pag-attend sa neglect of duty. At hindi, di ba? Kasi yung neglect of duty, ano ba yung neglect of duty? Saan yung narinig yan? Sa trabaho po yan. At merong mga trabaho, parang bay, katatapos lang kay Trump, di ba? Oo, oh, nasundan yan. Ako, di ba sinusundan? Pero lang, doon sa balita eh. Talagang ginisa po yung ano doon, yung head of secret service, na babae pa. Noong una, ayaw pa magbitaw. Wala akong ginagawang ano, talagang nalusutan lang kami. Kaso nag-iimbestiga rin yung tao, nag-iimbestiga. Sandali, paano nakapunta yun? Yung mismong araw na yun, sinabi na nung ano, si tinuturo na nga namin yung ano doon, wala man lang pumunta. Hinintay pang barilin. Siyempre, yung mga tao, galit na galit. Yan lang ang trabaho mo! Diba, wala pang program yung presidente, yung former president. So, ang ginagawa lang, nagpa-plano, pupunta niyo yung site, ano bang pwede natin bantayan dito. Nabalitaan niyo ba hindi? May balita ko nilang sa inyo. Eh, may nakakatawa pa siyang sagot. Eh, kaya naman walang tao doon kasi may slope daw eh. Alam yung slope? Mahirap daw tumao doon kasi baka malaglag ka. Eh, kaso nga doon umakit yung shooter eh. Itawan-tawa yung asar na asar yung mga tao. Ano? Ano natakot yung mga, alam niyo naman yung mga special, ano yan, mga special forces na ewan yan eh. Takot sa slope, ano, baka malaglag. Si, ano nga doon, no? Si daddy nga, nagtatali nga doon, parang Mission Impossible. Yung ginawa niya yung, hindi ko, secret service ka, ang hina mo naman. Kaya ang daming tumawag doon, mag-resign ka na! Sabi ng mga congressman, senador, bandang huli, nag-resign. Kasi isa na nga lang trabaho mo! Protektahan mo yung, hindi mo pa nagawa, munti, hindi naman napatay, munti ka na eh. Sabi ni Bandi naman eh, palabas lang yun eh. Palabas. Kung ikaw palabas yun, ya, ano mo ba? I-release mo ba yung buhay mo sa palabas? Hindi nga. Tapos yung rifle na ginamit, di naman ganun ka-accurate. At yung background ng tao, hindi naman ganun agaling. So obviously, talagang hinayaan. Kung hindi hinayaan, may neglect of duty, sabi. Kailangan protektahan mo, walang sniper dyan. Babantayan lang nila yung mga bubong, wala na makakapano doon eh, ano nangyari? So neglect of duty, yung pinag-resign. At hindi maganda yun, kayo, pag meron kayong magandang trabaho, pag i-resigning ka, apektado yung ano mo nun. Balik tayo sa mga Kristiyano ngayon. Eh, hindi naman natin lang eh. Mababaw yung pangunawa mo sa salita ng Diyos. At sa pinagkatiwala sa inyo ng Diyos na, kaya ito, umpisa natin ito sa Nehemiah, ito po yung sinabi dyan, ha? Mabalikan natin yung thought na yun, pero ito yung mga sinabi ng mga verse na sinabi dito sa Nehemiah. Alam niyo yung Nehemiah, siya po yung nagpagawa, no? Siya yung parang engineer or architect ng walls, na again, nagtapat siya sa Diyos. Pero may panahon na nag-sorry siya sa Diyos. Kasi nga, ganun ang ginagawa natin dapat, amen? May problema tayo, nakikita natin, hinuhusga tayo ng Diyos, mag-sorry tayo muna. Bago kang magbida dyan, oh, ngayon, simula ngayon, mag-sorry ka muna. Si Daniel ganon, si ito, si Nehemiah ganon, si Ezra ganon. So, kaya ginabi ni Nehemiah, sabi, for they have, tingnan na lang natin. Ito po, papasok po yung neglect of duty, hindi po yan nakakatawa. Binabayara ka para gawin yun. Sino ba yung Nehemiah? Yun. Ito po yung sabi niya sa panalangin, for they have not served thee in their kingdom. Okay, yung background niya, ang Diyos na nagbigay sa kanila lahat. Okay, kaya maganda yung katayuan nila. Sa promised land sila, ang Diyos ang lumaban pa sa kanila, binigay sa kanila yon. Anong ginawa nila, nandun na sila? Hindi sila nagtapat.
Para mga Kristiyano, pinaniligtas ka ng Diyos, nilagay ka pa sa maayos na kalagayan, sa maayos na church, para wala ka ng reklamo, para alam, maglilingkod ka na lang. Anong ginawa nila? Hindi sila naglingkod. And in thy great goodness that thou gavest them, ang ganda ng binigay sa kanila, pati Bible binigay sa kanila, kumpleto sila nun eh. Actually, ayaw sinasabi sa inyo pag sa millennium, lahat ng nasa Bible, yun lang susundin natin kasi perfecto na yun eh. Anong meron sa Bible na outdated na, na parang, huwag natin gagawin yan, pinapatay bakla, huwag natin gagawin yan. Hindi, kasama talaga yun. Gagawin yun ulit. Kasi yun ang way talaga pag, para umayos yung society, yung mga talaga wala ng pag-asa, ba't anong ginagawa niyan dyan? Wow. Kaya pinapatay na yun. Ganun ginagawa sa, gagawin ulit yung sa millennium. Kaya ano pa sa palagay nyo? Basically yun na yun, wala. Lahat na nasa Bible, applicable pa rin sa atin yan. Later gagawin niya. Ngayon, hindi pa kasi, hindi pa ang Panginoon, hindi pa siya naghahari ng physical ngayon. Pero later, gagawin natin yun. So ba't sinabi yun? Binigay na sa Israel yun, binaliwala nila. Amen? Anong gagawin nyo? Kung yung tinuturo sa inyo dito, 90% tama. Baka hindi mo na malalaman yun. Ang hirap lang alamin nyo sa level nyo. Nakaibigan kami ganun, sinusubukan ko ngayon. Oh, kaya, di ba, na-appreciate na. Pero, wala eh. Mas ginusto nila yung lugar nila. Ako, hanggang dito ko lang kayo makatulungan kasi wala nang magawa dyan, minahal nyo na yan eh. Eh kayo, dito na kayo, tinanim na kayo dito. Sige nga, wala kayong ganong tisod katulad sa kanila. Eh kaya naman nagkamali, ito sinabi sa amin eh. Ano nga nasasabihin mong ganon sa Diyos? Wala. Walang excuse. Ito to, binigay sa kanila yung fat of the land. Ibig sabihin, kung pagkain at pagkain, magtanim ka lang, aniga, hindi kayo katulad ng yung abansa po na napakahirap. Ibig sabihin, actually, hindi nga Pilipinas eh. May mga, ano po sa Europe na kahit yung Switzerland, maganda ba Switzerland? Maganda tanaw eh, pero anong tatanim mo doon? Puro bato, puro. Nagkaroon pa rin sila ng way, no? Para sila nag-survive. Pero dito, maganda yung land. Anong ginawa nila? Squander nila. Alam yung squander? Wala dito yung term, pero pag sinayang, sinayang nila. Sinayang nila. Again, apply sa sarili nyo. Ligtas ka na, bata ka pa, tinuruan ka pa, naintindihan mo pa, and then, babaliwalain mo. Eh, basta nahirap may umatid sa church, sige nga, minsan, pero kaya yan. Neither turn they from their wicked works. Alam nyo, gusto ng Diyos, ayaw niya ng wicked, no? Kung at least, kunwari, mayroong lukulukong anak, kunwari lang, si Peter, may kalokohan, kunwari ano, kaya palamura. Sa ibang bagay, okay na siya. Pero isa yun sa mga tututunga sa kanya, huy, pwede ba huwag kang mura? So yun ang mag-strike sa'yo kasi bakit ito nag-umura, ganyan. So ang Diyos, gusto niya yung wickedness, alisin yan. Kasi again, di yan mahirap. Dapat, hindi tiwala ka sa Diyos, maintindihan mo, nakapahama ka naman dyan. Hindi lang naman ang Diyos na nang inaabangan ka, magkamali. Gusto ko lang magpulis. Gusto ko manghuli. Ganun ba ang Diyos? Hindi. Para sa'yo din yun eh. Lahat na tinuturo dito sa Bible, para sa'yo din, bandang huli. Pag ginawa mo, magkapalain ka. Pag hindi mo ginawa yung mali, mapapabuti ka. Kaya nasasabi dito, sa panalangin dito. So, again, neglect of duty. Tuloy ko na lang sa New Testament. Andito tayo sa point na ano, neglect of duty, pag di ka nag-church, simpleng bagay. Hinahalin tulad yun sa neglect of duty. Sa Matthew 7, sabi dito sa 26 and 26 muna. Ang ganda kabisaduhin natin to. So, yung gusto kabisaduhin ito. Pakibasa po, ready, go. So very familiar, no? So mga bata ang tinuturuan yan eh. At again, tayo ay na-remind dyan, di ba? Kailan lang, may baha. So yung problema sa atin kasi hindi tayo afford yung iba, di ba? Kaya ka natira dyan kasi walang iba eh. Pero imagine mo meron ka afford ka na may mili ka, saan ka titira? Di ba? So ano?
hindi ka titira doon sa pag-inulan is babaen and especially yung guguho. So saan daw hinalintulad yon? Sa isang tao na sinabihan mo na, alam niya na, naintindihan niya, ito yung tamang gawin. Hindi naman ginawa. Ang tao doon na fool. Hindi lang sa unbeliever po yan. Kahit mga believer siguro, sa pagtatansya mo, okay lang naman to. Sa tansya-tansya ako, kahit ako di ako mag-church, or mag-church ako na, twice a year. Okay pa rin naman ako, hindi naman nakasabihan ng ni Pastor Jerry kasi mahiya sila sa akin kasi mali yung pagtansya mo. Ngayon, dito nga, ako si Pastor, mabait yun eh. So, ito lang. Naalala ko, misa parang nag-ano, nagbabalance ba ako? Ano ba? Pastor, masyado mo mabait to. Ako yung masyadong ano. Obviously, kasi ipapractice sana natin dito, yung the best. Amen? Tama yung balance, hindi masyadong mabait. Dapat ano din. So, pag naalala ko yun, ang bait niya na hindi ko rin alam, baka ano, ang resulta minsan kasi niyan, ayun nga, hindi pa mapabuti minsan. Okay? So, minsan maganda, pero ito ka. So, minsan kaya minsan nagkakaroon tayo ng maling magtatansya ba, no? Hindi ako ano yun yan, hindi ako itiwalag yan, hindi ako pahiya yan. Hindi mo nga alam yun eh. Kaya sinasabi dito, pag alam mo na, gawin mo na. Alam mong tama, gawin mo na yung tama. Alam mo nang mali, huwag mo nang gawin. So, inaalintulad ka na ng Bible na parang kang fool. Na alam mo na nga, alam mo na mga, ulitin mo sabi dyan, kahit sino daw na nakarinig ng aking sinabi, obviously, ay tama. Alam mo, sinabi sa Bible, tama yun. Hindi mo ginawa. So parang hinihintay mo na yung disaster, di ba yun ang ano yan eh. Doon ngayon, again, sabi ko nga, sa nung isang linggo ata yun, sabi kasi nila, yung assessment nila, kaya daw nagbabaha kasi pinakitid yung mga ilog. Tama naman din siguro, pero kung ano nga, eh paano kung ganun talaga? May outside influence or outside influence nga na hindi mo maiwasan. Diba? So maganda na ilagay mo yung sarili mo sa kahit bumahan, okay ka pa rin. Yun ang gusto ko sabihin dito. So again, spiritually kasi, pwede natin apply sa ating sarili. Ngayon, kung sa physical kasi, minsan tag, hindi ka afford it. Diba? Kaya spiritually, kaya nga inaaral natin ngayon, ganito. Sinabi siya, huwag kang makipagkaibigan sa ganyan. Huwag mong gagawin to. Huwag yung kahiligan mo. Magbasa ka. Manalangin ka. Hindi mo pa rin ginawa. Doon papasok yun. Kaya minsan, pag dumating na yung pagsubok o yung sakon na tragedy, yung parang baha na hindi mo alam kung kailan dating. Alam mo bang kung dating yan? Hindi, magwa-warning yung ano, red warning. Andito na eh. So, ibig sabihin, maging matalino ka, kung may iwasan mo, ilagay mo na yung sarili mo sa kalagayan, malayo ka doon kahit anong mangyari. So, ganun sa mga kaibigan, sa mga pipili mong trabaho, pinapuntahan mong lugar, at hindi mo pinupuntahan. Basta nakita mo yung katawan mo, di ako makabulpe dyan, punta nga ako sa bar, tingnan mo lang ano meron doon. Hindi, yeah, nakita mo ba ito? Nasaksak ka. Kaya yun, manlolo ka ng babae, kasi lalaki babae. Wala magagawa sa akin babae. Maraming pwede magawa sa iyan. Basahin yung Proverbs. Sinaksak siya eh, patay. Tanga-tanga kasi. So, nagkakaintindihan ba tayo? Pag alam mo na, so number, hindi ko na ilong. Ngayong hapon, ito yung number one natin. Hilalin tulad ng Bible, ang hindi pag-church lang, simple lang, sa neglect of duty. So, malaking bagay yan, big deal yan sa Diyos. So, number one, kay Nehemiah, nakita naman natin na kinumpara sila sa, parang walang, tawag dito, walang utang na loob. Gusto mo masabihan ng ganon? Ang bigat naman. Walang utang na loob! Eh, pasok, ikaw nga, may utang na loob sa akin. Umatid ako dyan eh. May utang na loob ako sa akin. May utang na loob ka sa akin. Minsan, ganun ang feeling ng marami. Maniwala ka. Pero mali, amen? Yeah. And then, dito sa Matthew 26 is foolish ka daw pag alam mo ng tama. Again, ang focus natin ngayong hapon, umaga, yung pag-attend sa church, alam mo tama yun. Hindi mo pag ginawa. You're a fool, sabi dito. And then next is sa Matthew 25,
Ito naman yung example ng... Ganun din, pinagkatiwalaan ng Diyos. Anong gagawin pag pinagkatiwalaan ka? Ano yung mga pinagkatiwala sa'yo ng Diyos? Lakas, talino, oras. Anong gagawin mo dyan? Ba't ka pinagkatiwalaan? Sa palagi, wala lang. Sa kanya yung pinagkatiwalaan ka. May dahilan. Diba? Hindi pa, walang, no, there's no escaping that. Yun yun, huwag mong, ay salamat, oh, hayahay ng buhay ko, binigyan akong ganyan. Kahit saan niya, kahit pabaw, bigyan ka ng pakotseyang ka. Alam niyo na, hindi ka na makakalis agad doon. Oh, ano pa, bigyan ka malaking sweldo. May dahilan yun, hindi pwedeng wala. O ngayon, ang Diyos, binigyan tayo ng anong binigay sa atin. Walang dahilan yun. Walang dahilan yun. May expectations sa atin, di ba? May dahilan yun. At kaya sabi dito, yung parable lang to, focus lang tayo dito sa nangyari dito. Sabi dyan, thou oughtest therefore, ito na nga yung tinago lang kasi. Sa halin mo magkatiwalaan siya, tinago niya lang, hindi niya pinalago. Sabi dito, dapat, pinalago mo yan. Okay, so again ha, yung usually dito ay mali, pero dahil parable lang to, ang tinofocus dito, yung dapat mong gawin sa pinagkatiwala sa'yo. Sa case nila, pera. So, ginagawa dyan is, pinapapuhunan at pinapalago, basically. So, yun, kinuha pa na tayo doon, ganun. Naintindihan nyo mga bata. Basta wala pa akong alam, pero marunong kang magkanta. May oras ka rin. Simple lang yan. Alam nyo, nautuwa ako dyan, di lang para sa sarili ko. Dahil ko narinig na kanta, eh. Pwede naman umunong sa kanta. Pero pinapakanta ko yan ng ganyan. Practice kayo, para sa inyo din yan. Nasaturate kayo sa salita ng Diyos, nakakatuwa pa kayong tingnan dito, at kayo mismo, pagtanda nyo, makatutuwa kayo sa tsura nyo. Diba, si Pamito, naalala ko si Pamito. Maliit pa ni Pamino, hanggang ngayon, maliit pa rin. Eh, nakakatuwa, di ba? Nag-trending yun hanggang ngayon, no? Si Chelsea din. No? Sabi ko, ang gusto kong sumikat sa YouTube natin, yung preaching ko, bakit? At yung mga bata sumisikat, okay na rin. Amen? Matutuwa kayo doon, pag yun, no, yung mga nag-backslide, pag makikita nila noon, yun nilang makita, sina, ano sila eh. Alam nyo ba yun? Eh kung hindi ka man lang nag-gano, di wala kang lang maaalala na kung saan nagtapat ka na may gusto kong balikan. Amen? So yung lahat ng pinagkatiwala sa mga bata, may mga tiwala, sabi nga nila, mahirap ibalik pag nasira. Alam nyo ba yun? So kung ano yung meron kayo dito, yun yung the best na kaya kong i-offer sa inyo. So yung mga nag-suporta dito, pahalagahan nyo. Amen? Amen. Next, dito sa Luke 12, parang ganun din to. Basahin na lang natin para kuwang-kuwa natin. Bis lang oras. 47. May basa, ready, go! And that servant which knew his lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with men. So parang ganun din kanina, no? Yung may talino ka naman, huwag kang maglalagay sa sand, dito rin naman sa money. Dito naman, hindi na sinabi kung ano tong pinagkatiwala sa akin. Basta alam daw yung gusto ng boss mo, alam mo na yun, hindi mo ginawa. Iba sabihin na yun, okay, hindi ako mapungo, hindi ako kumita, pero ito, hahatawin eh. So, medyo ano siya, di ba, pababa tayo ng pababa sa ano, palala ng palala. Kaya huwag kang magpa-petix-petix siya, kala mo, okay lang yun. Kuna, maaga ka talaga naligtas, tapos maayos pa yung church mo, na kung saan linagay. Tapos hindi mo mapahalagahan. Sa palagay mo, pareho lang yung treatment sa'yo ng Diyos. Kung nga sa Catholic na naligtas ko na ng sikwentaan yun sa palagay mo. Palagay nyo lang. Kung nga si Rap, sino bang maaga na naligtas dito? Kasi Juliana, Julia. Ilang tao ka naligtas? Ligtas ka na ba? Ilang tao ka naligtas? Anong ilang taong ka? 2020. Ilang taong ka na ngayon? Minus 4. 8. Okay. Kunwari si medyo matanda na ligtas ko kunwari si okay, si Lolo DM kunwari. Kunwari lang, si kwentahan niya siya, naligtas siya isang taon pa lang. Kaya tapos nagtatapat siya. So sa palagay mo, tapos nag-backslide siya, tapos ikaw nag-backslide ka rin. Palagay mo pareho lang yung palo sa inyo ng Diyos. Hindi! Mas marami kang alam, mas marami kang privilege. Kaya sabi dyan, no? Alam mo na, alam mo na.
Ang dapat mong gawin, tapos hindi ka pa naghanda, hindi mo ginawa, papaluin ka ng maraming stripes kumpara doon sa isa na medyo hahatawin din yun. Pero hindi katulad mo na bata ka pa, naligtas ka na, tapos naturuan ka pa, pati suporta ng magulang mo. And hindi yan? So again, nasa neglect of duty pa rin tayo. So sana intindihan natin yung ating grief dito, no? Na simpleng bagay, mag-church, nawa hindi natin ni-neglect. And then next is James 2:14. Ganun pa rin, no? More on, alam mo na, hindi mo pa ginawa. Sabi dyan, therefore to him that knoweth to do good, that doeth it not to him, it is sin. Sa Tagalog, pag alam mo nang mabuti, hindi mo ginawa. O, nagkasala ka ba doon? Hindi lang ginawa eh. E, pero may dapat kang gawin, hindi mo ginawa, kasalanan yun. Amen. Hindi yun ano ha? Hindi yun something na nahirap intindihin. Ang hindi lang intindihin, mga pilosopo lang, wala akong ginawa eh. Well, yun nga yung problema, wala akong ginawa eh. Nakakuha niya yun? So, simple lang yan. Relatable yan sa unfaithfulness sa church. Alam mo naman na dapat mong gawin. Then next, alam mo yung dapat nabanggit natin kanina sa main verse natin? But, exhorting, huwag ka daw liliban. Pero, anong kabaliktaran nun? Exhorting one another. Kasi pag hindi ka, wala ka sa church, sa halip na, for example, may bisita dito, tinabi sa'yo kasi maayos yung Christian, eh wala ka ng time na yun. Ano mangyayari? Sa halip na matulungan mo siya, sino ba yung ano, yung hinahanap natin? Ewan ko ba? Dapat na member yun dito, dati. Dati, ano mangyayari po? So, mapapatanong pa ngayon ng ganun. So, sa ang kabaligtaran yung positive side, but exhorting one another. So, huwag ka daw absent-absent, pero i-exhort mo yung one another. Anong isang exhort? So, nasa duty pa rin tayo. Pero this time, exhortation. 1 Timothy. Kayo naman, ready, go. Okay, so pag sinabing attendance, so attendance ba yan is, anong sabihin ng give attendance to reading? Attend ako sa reading? Sabi sa lang alam natin, attendance, pupunta ka. Isa yun, pero pag sinabing attendance to reading, magbasa ka. Ganun lang yun. Attend, pag sinabing attend, ibig sabihin ayusin mo or bigyan mo ng time. So sabi dito, nagpapaalala si Paul kay Timothy. Doon ginagawa ni Timothy ito, pero pinapaalala lang niya, baka makalimutan eh. So ganoon din tayo, minsan din natin kailangan sabihin magbasa ka. Automatic yon. Kasi may mga expectation tayo dito, naitindihan mo ba yan, nabasa niyo yun. So ikaw, sana gusto mo rin, gusto ko maintindihan yun. So basahin ko kaya. Yung paliwanag ni paalala ni Paul, sabi niya, magbasa ka lagi. And then, doctrine. So sabi ni Pastora doon sa Alahala, oh, doctrine, kalibasa kasi, hindi kayo ba. Pero nasa gitna dito, exhortation. Ano exhortation ulit? Sino nag-exhort dito? Madalas siyempre si pastor, di ba? Sa ganito mga oras. Pero mamaya alis ako. Mamaya kayo lang magkasama. Kunwari, si Julia lang, tsaka si Pame. Kaya kanina, anong ginawa nyo kanina? Kayo-kayo lang eh. Di ba? So kayo na yung mag-sabi. Kunwari, si Peter, panay absent, tapos makikita siya ni Rapi. Anong gagawin ni Rapi dapat? Hindi, uy, kumusta? Sarap ng bakasyon mo ah. Ano ginawa mo? Ano sinabi mo kay Pastor? Masakit ng ipin. Ah, ganun lang pala yun, gagawin ko. Hindi, ganun. Baliktad, di ba? Kung alam mo mali yung ginawa niya, sabihin mo agad na. Hindi naman akong pastor eh. Ito sabi dito, exhortation sabi doon. Bukod sa yung pastor din kasi ito, pero yun sa kanina sa Hebrews 10:25. Pag hindi ka na umattend, hindi ka makakapag-exhort. Pag umattend ka, makakapag-exhort ka. Ibig sabihin, either hindi nang preaching, pero ibig sabihin, turuan mo yung kapatid. At tulad sa example na yan, oh, Peter, absent ka. Bakit ikaw ba si pastor? Bakit di mo pala natama yun? Di ba? Dapat ganun. Dapat ikaw matapang, di ba? Tama, ikaw yung nasa tama eh. Hindi naman tayo nusgan. Nagtatanong lang ako ano pag ginawa mo. Ay, wala ka naman si pastor eh. Talaga. Yung bagay lang na yun.
ini-exhort ka rin. Amen? Kasi mali. Parang hindi lang si pastor yung lumalabas ang litid dito. Kasi ako din, di ba? Tulungan ko si pastor. Diba? Yung sinasabi dun. Balikan natin. Kung tatagal tayo ngayon, ha? Eh, no? Huwag mong iwanan yung assembling na katulad ng ginagawa ng iba. Pero, ini-exhort natin yung isa't isa. Pag andong ka raw, ma-exhort mo isa't isa. Buwa na. Pag wala ka doon, hindi mo pwede sabihin, ikaw, ba't absent ka? Eh, isa ka po eh. Oo nga pala. Eh, pag ikaw yung talagang, alam, andong maaga ka, andong ka na, tapos sa soul winning, kasama ka pa, tapos ganyan. Diba, sinong gano'n? May gano'n ba? Kuya Christian, diba? Kaya siguro Christian, pag nakita ni, nung mga madalas mag-absent, si Christian pa lang yan. Eh, mahihain pa yan. Parang napapaso na. Amen? Pero mag-aaral ka rin ba, ha? Ganun yun eh. Balance-balance yan. Amen? Amen? Balik tayo. So, hindi, patuloy lang natin. Sa 2 Timothy, pare-pareho lang ito eh. Ang hirap lang mismo yung deliver, minsan ay siya, nilileglik nga natin. Ano sabi ni Timothy? Ah, ni Paul, kay Timothy. Sabi dyan, preach the word. Ito yung ating first anniversary tema. Preach the word is be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with long suffering. Amen? Amen. Kanino sinabi yung kay Timothy, pero e paano pag si Timothy absent din? Diba, mga pastor kaya in church dito, alam nyo ba ang gawin yung mga yan? Minsan-minsan, pumupunta nyo si pastor, nag-ano kami, church pa yun? Minsan-minsan nag-aat. Minsan may service. Salamat, may service tayo ngayon. Hindi church yun. Imagine si pastor ganun. Ah, kapatid, bashin lang ako ha. Pray lang kayo dyan. Ay, Suryano, gano'n, di ba, nanonood doon ang TV, oh. Marami na tayo ano, sa preaching sa YouTube. Ako yung magbabakasyon lang. Amen? Pwede kong gawin yung, ano, ako, backslider ako. Amen? So, hindi dapat. Paano may exhort yung kapatid? Dapat andun ka. Amen. Kasi, isa mo iisipin nyo, ay, kasi nung magbabakasyon si pastor, may pera siya, kami wala. At anong gagawin namin dito? Kami-kami na lang. Move on tayo sa Titus naman. Again, basta rin sabi dito, napaganda, pakibasa niya, ready, go. Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Natukoy dyan po, mga pastor din na naman. No? So, pag wala ka, absentee pastor ka, ano mangyari? Hindi mo sila ma-exhort na maayos. Okay? Then Hebrews 2:15 ng Titus. Puro ano lang to, rebuke, exhort. Okay? So obviously, pag nirelate natin sa ating topic, hindi mo magawa yung pag ikaw absent. So last na. Isang buong ano pa to. Isang buong point. Bakit tayo dapat sa church? Balikan natin yung ating main ano. Hinabanggit dyan is kasi isang araw. Wala lang. Isang araw. Hindi, meron tayong inaabangan. Na parang boss nyo nga, kaya nanay yung tatay nyo. O, sige, Stephen ha, kayo ba nabala dito? Mamalingkin lang kami. Pagdating namin, dapat nakaluto na, nakalinis na. Yan, dala siya, di ba? Gagawin yung mga anak nyo, huwag yung spoil din niya. Bigyan nyo ng mga ganyan task. Para ngayon palang alam na nila. Ay, matagal pa naman sila, maglalaro muna ako. Nunood muna ako, ganyan-ganyan, lalo dito sa amin, meron doon, meron dito. Kaya tinatago ko yung ano yan eh. Ano mas na ba? Ano mas ba sila darating, alas 5? Alas stress na. Malapit na, maglinis na tayo. Hindi, matagal pa yun. Ano mangyayari pag hindi ka naghanda, palo ka. Eh, paano tayo mga Kristiyano? Hindi naman natin alam kung saan kailan siya darating eh. Pero still, alam natin na darating yun. At kung hindi mo siya dumating ngayon, kung hindi pa dumating ang Panginoon sa, ano ba ngayon, 2024 man eh, 2144 pa siya darating. Eh, kasi una, hindi mo alam. Pangalawa, marami kang dapat gawin.
Para maihandaan naman yung iba. So gawin mo na, kailan mo gagawin yun? Malalaman nila yung buhay din natin eh. Sino mo pastor dyan? Ay, nagpastor lang yun nung 60 na siya, nung ano na. Nag-retire na siya dahil wala siyang magawa sa buhay, kaya nagpastor. Di ba pangit mo? Di ba maganda example? Nung naintindihan niya na, at natuluan din siya, kahit hindi convenient, sumunod siya sa Diyos. Yun ang maganda. Yun ang susundan din ng iba. Ayaw natin at di talaga tama na ang example mo talagang pag anong ano, lang kwenta. Parang gagayahin ka talaga din ng ibang tao. Kaya yun yung last nating approach dito. Bigyan nyo lang ang time ng konti. Ang dami nito eh. Merong tinutukoy na darating na araw. Anong araw yan? Pwede nga second coming, pero alam nyo na, pwede ka mamatay kasi before that eh. Kung kailan ka husgan, sabi nyo sa Hebrews. Kasi it is appointed unto man wants to die, and after that, the judgment. Dahil patay ka na, hindi ka na, wala ka ng chance ulit. So, ihusgan ka na, titingnan kung anong rewards mo, wala. So, kailan ka ngayon maghahapit? Eh, di mo nga alam kung dating siya, or mamatay ka na. Diba? So, yung idea, na last dito idea, is yung imminent, no? Hindi pre-trip to, ah. Ibig sabihin lang yung judgment ba, hindi mo alam kung kailan darating, or kailan ka husgan, or kailan ka take account ng Diyos. Hindi mo alam yun eh. Alam ko, pag malaki na ako, hindi pa rin eh, paano kung maaga ka naligtas? Nagpabaya ka ngayon, namatay ka na. Or nagloko ka, nahiya ka na dahil nagloko ka, lalo namang madedelay paglilingkod mo sa positive sa Diyos. Oh. So kaya, sabi dito, kaya yung huling exhortation sa verse lang na to, ha, lalo na, no? So sabi, but exhorting one another, pero lalo na, kasi nga, paparating na yung araw na yun. So alam na nila at alam din sana natin na yung araw niya kung kailan kalusgan, either mamatay ka nga, or dumating ang Panginoon, or both, or what. Hindi mo alam, may na-expect ang Diyos sa'yo, so manggat maaga ay maglingkod ka na. So, para lang malinaw, basahin natin yung mga relevant verses dito. Sabi sa John 12. John 12. For they sabi dyan, he that rejected me and deceived not my word, that one that judgeth him, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ano kayang araw yun? Again, hindi in-specify, walang year, walang date, walang month. Pero sigurado ka darating yun. Yun lang idea dito. At kung alam mo na darating yun, anong gagawin mo dapat? Paghandaan mo yun. Paano paghahandaan yun? Ngayon pa lang, hanggat maaga, para sinabi kanina, alam mo nang tama eh. Gawin mo na. So, layo na narating natin no, sa church lang eh. Kasi ganun talaga yun. Magkaka-relate lahat yan dun eh. Kung hindi ka nag-church ngayon, parang diskumpiyado ako maglilingkod ka sa Diyos na maayos. Paano maglilingkod ka sa Diyos na maayos na pwede ka mamatay, hindi ka mamatay. Sige nga. Eh, so, alam ko na yun, advance ako doon sa iba, ako magaling eh. Ay, ganyan problema, ganito, may mga lesson na hindi mo makukuha sa basa lang. Amen? Yung mga lesson ako naman, ito, may nagloko, mayroon akong nirebuke dito, wala ka, hindi mo nakita, hindi mo na-experience. Ay, bakla nito, pinadyakan ko, pinalabas ko. Hindi mo alam yun, kasi hindi, wala ka nung panahon na yun. Hindi na tunay dahil mong tunan. Ang daming bagay. And then, nabilisan ko na lang po ito dahil lang kaisang oras na ako. Jude 6. Low check. Ah, meron pa. Hanggat meron pang battery dito, tuloy lang ha. And then, pakibasa niya, ready, go. And the angels which have got their first but let their own habitation be as a serpent, everlasting chains on their darkness under the judgment of the great day. Great day na naman, no? Pero maganda dito, even the angels. So alam mo siguro angels, di ba? Kita nilang Panginoon mismo, parang si Satanas. Alam natin, pag sinabing kept not their first estate, ganito, maganda na yung kalagayan nila. Iniwanan pa nila. Kaya ngayon, dadalhin sila ngayon sa impyerno. Pero binanggit lang po dito yung great day. So, gusto nang sabihin dito, merong isang araw talaga na husgan, tao, pati angels. So, anong gagawin mo nga? Again, kung merong
May alam natin may darating na araw na paghusga. Okay, sa mga estudyante, alam nyo lang yung exam eh, di ba? Pero pagkatapos kasi alam nyo, mayroon pang iba pa eh. Pero dito, pagdating sa Diyos, ano yung pinakahuling pagsusulit? Di ba, ano yung finals? Yan tawag nila dyan, finals. Paghandaan natin. Okay? Okay, huli ko itong isang verse. Sabi sa Philippians 4:5, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Ibig sabihin, malapit na siyang parating. Sabi sa Hebrews 10:37, for yet a little while and he shall come and will not tarry. Ulit-ulit yung idea ng ang darating ng Panginoon. Sabi sa James 5:8, be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Malapit na dumating ang Panginoon. Revelation 3:11. Kapit na po tayo. Tali ko mamaya. Sabi dyan, behold, I come quickly, hold fast that which thou hast, that no man take thy crown. So parating na ako, yung mga na-accomplish mo na, huwag mo namang hayaan mo, wala pa. Kasi ganyan po yung mga maraming mga Kristiyano. Tatlong taon na ako naglingkod dyan, pastor, eh, kulang pa ba yun? Malagay mo. Anong sabi yung kulang pa? Sa akin ba yan? Sa akin naglilingkod ba? So kasama mo ako naglilingkod sa Diyos, naglilingkod lang nga kita. Anyway, naglilingkod ka. Pero ultimately, sino ba yung hinihintay natin magre-reward sa atin? Eh, sapat na ako sa reward ko ng tatlong taon eh. Kaso may idea dito, ano yung idea dito? May mga bagay ka daw na na-accomplish na baka mawala pa. Ganon ang idea po ng reward. Andahan niyo po yan. Again, ang kaligtasan din nawawala. Pero ibang bagay na may reward ka dapat, tapos babawas sa'yo. Ganun po ang rewards. Andahan niyo yan. Kahit parang sweldo. Okay. Kinita ko na to. Sa'yo na yun. Oh. Ano gagawin mo ngayon dyan? Gastos ko. Di sa'yo na yan. Kaso may pwede pa akong ibigay later sa'yo. Eh kung winidraw ko. Ibig sabihin, salib na bibigay ko sa'yo para sa'yo na. Winidraw ko. Hindi para ka na nawalan. Ganun na idea din sa Diyos. At hindi mo gustuhin yun, yung para sa'yo na pala, nawala pa. Kasi hindi ka lang nagtapat, naghuminto ka somewhere, sometime. Tapusin ko na, second to the last. Siyempre, last chapter to. Ito yung tema na natin sa anniversary natin, so tapos na tayo ha. Hindi na ako group page. Balikan natin ito. So sabi dito, pakibasa, ready, go. He which testifieth this thing saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Darating ba si Jesus? Amen. Siya na nga nagsabi niyan eh. So anong gagawin dapat natin? Balik tayo sa tema natin. Simple lang, hindi tayo masyado magano. Ginamit lang ng Bible to. Again, yung reference sa idea at idea katotohanan ng Panginoon, nangako siya ibabalik ulit, hindi siya babalik na wala lang, meron siyang gagawing judgment. Okay, sa unbeliever of course, pero sa atin bigayan ng rewards. Anong gagawin natin? Ibasa natin ng malakas, ready, go. Not forsaking the assembling of ourselves together as a matter of some is, but exhorting one another, and so much the more as he see the day approaching. And so much the more, lalo na, ganun lang sa Tagalog yun. Lalo na, alam mo naman parating na ng Panginoon, darating siya, either umatay ka or ang gagawin mo. Dapat habang patagal ng patagal ka, nagiging anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, dapat lagi nagmamature. Sa mga ministry, hindi ka nagbabawas. Kung dati ka nang ginagawa mo to, kunwari, dati ka lang Sunday morning lang, natutunan mo Sunday afternoon na rin, mabalik ka na, huwag mo nang bawasan yun. Sanayin mo na yung sarili mo. Kung pwede pa, magdagdag ka pa. At pwedeng-pwede talaga yan. Yun nga ang the best eh. Hindi Thursday, there's all waiting. So matulog ka na dito. Hindi naman eh, di ba? Sakto lang. But especially yan. So, hindi ko actually na-touch yung ibang bagay. Paano mo, pasto? Pag naaasal ako sa mukha ng isa dyan, kaya namang di. So, palagay mo, sila lang na, ikaw lang naaasal sa mukha nila. Yung iba nagtsatsaga din sa'yo.
Yun ang totoo, huwag kang self-centered kasi yung mga ganun ay ano eh. Kaya naman, eh, nakafocus ka sa sarili mo kasi. Ay, sinasabi ni Pastor, open-open kayo dyan, ako pinaka-open sa inyo. Kasi kita kanya nila lahat eh. Alam niyo ba yun? Na-observe yun, bilis yan. Kita ko agad lahat ng ano dito, tapos ikaw pa naisip mo pa yung ikaw yung na-open. Okay ka? So again, simpleng ano tayo ngayong araw, pero hindi ko alam ang naging dating sa inyo. Iniwala naman ako. Tingnan nyo rin yung nakapaligid siya. Tingnan nyo, sige po. Tingnan yung mga tsura ng katabi nyo. Alam nyo yung mga kwento ng buhay niya, amen? Wala dyang milyonaryo, pensyonado na, kaya good church siya lang. Wala. Lahat tayo, kailangan natin ng magtabaho para kumita. Pero nagbibigay tayo ng time dito. Bakit? Isipin mo rin. Kung ikaw yung pa-absent-absent. Amen? Amen. Rising? Bata ka pa eh, no? Kaya yun ang mga pala, diba ako bata. Nakita ko rin yan eh, sa diadem. Ito, hindi na nahirapan itong mga to. Di blessing yun, salamat. Di encouragement na nisa sa inyo. Tignan mo, kuno eh, si Rising, nakikita mo. Swerte nito ah. Hindi, picture mo sana yung anak mo, ganun, di ba? Ilagay mo siya sa, mapalad pala siya eh, o mas mapalad yung anak mo, magtinuo ka ngayon. Hindi lang ganyan, talagang ano pa, mas matindi pa. Paano gagawin nyo? Ay, gawin muna. Mag-upisa ka sa simula, attend, aral, isip, plano, execute. Gawin mo yung tama, iwasan yung mali, agad maaari. Planuin mo pa yan, maraming ka pwedeng gawin pa, parang naalala ko yung preaching ko nung ng isang araw na naalala niyo yung ano ano nga ba yun yung pinaplano mo matagal pa pinaplano mo na kung paano ka hindi malalaglag dito and then paano ka ma-project mo yung sarili mo sa magandang bagay. Amen? Amen? Amen. Mahina, tuloy ko pa. Okay, so medyo simple yung ano pero sana nakita niyo lahat ng background mo. Hindi po yan baliwala lang. Again, ha, ganito. Walang pa eh. So, ultimate na gagawin natin, of course, maglilingkod tayo sa Diyos. E, paano nga tayo makapaglingkod kung hindi tayo? Nag-aral, attend. Yung attend kasi yan, ano yan eh. Ang daming matuturo sa inyo. Lagi sasabi sa inyo, may mga, napansin nyo ba may mga bagay na hindi ko kayang mabilis sa inyo? Lagi ito. Sabihin sa salita lang. May mga ganun minsan. Kaya nagkukwento lang ako, ito yung experience yung dati, ganyan-ganyan, ito yung natutunan ko, ganyan. Kasi nga, natutunan ko na lang yun, hindi verbally, na-observe ko na lang, na-bless ako, ginaya ko yung dapat kong gaya, iniwasan ko yung dapat kong iwasan. Men? Amen. Ito, uso ng AI ngayon. Yan sa mga hindi nila kayang gayahin. Hindi nila kaya. Hindi, kaya na yung Latin data, ano yun, i-mamine nila para maitindihan. Hindi pa rin eh. Ganun din kayo bilang Kristiyano. Pastor, maghahapit ako. Kunwari, ano ako ngayon? Kunwari, si Pame. So, wala akong panload ngayon eh. Pero pag nag-asawa na ako, lahat ng preaching mo, Pastor, nananalaktaon ko lahat yan, nahahapitin ko lahat yan. Mag-binge-watching ako. Okay, sana rin, di ba? Pero pwede mo paglaban yung ngayon. Baka hindi na ganun ka-relevant yun eh. Nung panahon eh. Matutunan ka pa rin pero mas maganda yan. So I'm sure ganun yung plano na iba sa inyo na dumaan rin sa utak ko yan. Wala nyo ba kayo lang? Ganun, parang naman tayo pinagdaanan eh. Parang again, parang exam lang yan eh. Maglalaro muna ako ngayon. Magre-review ako matindi mamayang gabi. Hindi na ako matutulog basically. Ganyan din ako dati. Magagawa ka ng sermon. Kala mo kaya mo yun ako, pagandong ka na, patay ka na. Gagawin mo, hilo-hilo ka pa. So kaya ang magandang practice, yun nga, alisin mo na yung mga nakakalayo sa'yo sa Panginoon na masahin ang oras mo. Gawin mo na ngayon lahat. At lalo, huwag ka magbibigay ng excuse, sana. Again, ha, simpleng bagay, magsinungaling. Kaya ako kayo tinatanong, ayoko rin ko minsan magsinungaling kayo eh. Tinatanong kayo para kayo na mismo yung mag-evaluate. Okay, masakit ang Kristiyano, madalas ginagawa. Ang sakit nito. Ang baby pa naman niya, kaya ginagawa, kinikiss ko lang. Ay, wala na.
Gusto mo ganun ka sa pastor mo? Pastor, masakit mo. Kahit mabait ang pastor mo. Yep, sabi nga nung commercial nung panahon kasi namin, ako nga, nadapa eh. Pwede kayong magbigay na excuse para mas magmukha ka, mas mahirap pala yung pinagdadaanan mo. Sa church, maraming ganun. Walang kabog-abog, bigla kayo nakita. Alam mo bang nangyari sa akin? Ganun agad yung kwento para hindi mausgahan. Amen? Amen. So, tapusin ko na. Sabi na, bumabawi lang din ako para. Ano gusto ko sabihin niyan? So, ganito na lang. Wala sa points ko eh. Pero bigyan ko lang kayo ng parang... Eh, basta parang nahihirapan ako eh. Parang minaramdaman ako na parang... Wala akong nag-a-apoy dito pag gusto ko na umuwi agad. Ganito yan. Parang kahit saan. Sa trabaho, alam mo mahirap yung trabaho. Enjoy mo. Maghanap ka ng way para ma-enjoy mo yung trabaho mo. Diba? Pag na-enjoy mo yung trabaho mo kahit mahirap, trabaho lang. Una, kailangan kong gawin. Pangalawa, enjoy ko na. Ayun yun. Kaya bigyan ko yung mga konting tips. Mag-anap kayo ng maayos na kaibigan dito. At yung mga kaibigan dito, mga tao dito, maayos yan. Medyo. Okay, ma-enjoy mo na, di ba? At least, una, gusto ko matuto. Kung kayo, pasto, asal ka sa mukha ko, at least may iba kang dahilan. Ay, may kita ko na naman si Ezi. Mag-uusap na naman kami ng... about sa games. Basta titirahin naman kami ni Pastor. At least dalawa kami. Diba? Ganun ba? Medyo di maganda pero at least nakakuha niyo ba yung sabi ko? Yan. So at least makakatulong. At least magkaroon kayo kaibigan dito. Enjoy niyo yung sarili niyo. Yung mga challenge niyo katulad yung memory verse. Ma-enjoy niyo. Mahirap ngayon yan. Pero pag nakukuha mo na, ma-enjoy mo na yan. Ganun, kaya ko pala yun. Hindi mo kasi tinubukan eh. Diba? Pag nakita ko, kaya ko pa rin pala yun. Wow! Di ba? Iba ang dating niya. Maalala niyo niya. Parang gusto kong gawin lagi na every year na. Diba? Ano pa yung mga tips natin? Ayun, yung iba ang tips yan. Ngayon, ito, medyo malayo kasi kayo eh. Diba? Isa daw yan sa mga maganda. Kung kaya nyo, kung afford nyo, katulad yun, nagsimula naman kayo. Yung iba ang ginagawa, lumalapit sa church. Ang laking bagay nun. Pag lumapit kayo sa church, kaya nga kayo lumapit, wala, nag-uupa naman kayo din sa malayo. Hindi uupa ka rin sa malapit. Okay ba yun? Siyempre. Again, nasa inyo. Pero, isa yun sa mga, yung iba, ganun. May mga kilala tayong ganun na, hindi lang, sa states, talagang lumilipat sila ng bahay. Literal. Benta nila dito, renta sila dun. Wala na silang dahilan para umabsen kasi lapit na nila eh. Ano pa? Naalala ko lang. Hindi na ako malala. Pero marami pa yan. Actually, kayo na makaka-discover na ibang bagay pa. Amen? Okay, so this time, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Basic kami ngayon. Ano, makita namin na maraming nag-uugat, Panginoon, dun sa ganitong bagay, na mag-church muna, and then darating na yung blessing, darating na yung pangunawa, darating na yung kaibigan, darating na yung ibang opportunities din, Panginoon. Iba normally mga bata, Panginoon, lalo pag under the influence of the world. At again, yung kalagayan po na iba ay alam niyo rin po, Lord, hindi medyo yung mga magulang namin ay hindi in line, hindi aligned sa inyong kalooban exactly. So Lord, tulungan niyo bawat isa na mahalin yung gawain ang salita, and then kakaugnay na po yan, I believe. Di na kami mahihirapan sa ibang bagay pag yung mga basic ay na-settle na namin. So I pray. Tiwala kami sa Lord sa inyo. Napakalino naman sa Bible yan. Kung may duda kami, pwede namin tanong sa inyo, pwede tingnan. Ba't katulad nangyari sa akin, Panginoon, ganun din ang tanong ko dati. Natutunan ko na lang natanggapin yung kalooban, and then kung ano pa yung resulta ng pagsunod ko sa inyo ay pagpasa inyo ko na, Lord, pagpasa Diyos ko na, dahil again, kayo po'y nakakaalam ng the best sa amin. Therefore, kung yes, may mga masakripisyo kami dahil lang sa paglilingkod sa inyo, ay definitely it's worth it. Tulungan yung bawat isa, Panginoon, ang pangunawa namin, iba-iba pa rin ang level.
but kaya pang tumulong sa amin bilang anak ng Panginoon, kaya pang tulungan niyo. Salamat po Lord, again, maraming salamat sa mga blessing, mga pagsubok din, maraming salamat sa mga nakabalik Panginoon dito, nabis namin sila, nawa sila po ay tulungan niyo rin. Enjoy Panginoon ang inyong fellowship ng salita. Salamat po Lord, alalaan niyo po si Pastor Lito rin, bigyan niyo po ng lakasan. According to your will, Panginoon, siya po yung makapunta dito, si Pastor John, o sino man. At ma-enjoy namin ang aming anniversary. Maalala namin yung katapatan, Panginoon, sa aming lingkod, sa bawat isa dito rin. Salamat po Lord, kaya mag-ingat sa the rest of the week again. Again, sina Tisha, alalaan niyo po Lord, kabaganakan, comfort yung mga mga design. Now po Lord, kaya malulatin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.